Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabay. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa na mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasabay. At syempre, isa na naman sa ating sandara ang ating babasahin. Never ako tinanggihan ay partner pag nag-aya ako ng hana-hana. Tuwing ako ang nag-aya, kuhubad agad siya ha. So, yung ating sender ay isang babae na ang sabi niya, kapag ka nagyayaya siya sa kanyang mister ay talaga namang hindi siya tinatanggihan ito at nakahubad na kaagad. So, syempre, magbibigay tayo ng suggestion tungkol dito kung bakit nga ba hindi siya tinatanggihan ng kalalakihan. Alam niyo ba kung bakit mga kasabay? So, ibig sabihin, kapag kang inyong mister ay ganito ang ginawa na talagang nakaready na kaagad, na pinagbibigyan niya kayo, so ibig sabihin marunong siyang makiramdam ang isang lalaki kapag kaganito. Hindi niya pinapalagpas ang isang bagay na talagang pinagyayaya mo siya pagdating sa hanahana. Marunong siyang makiramdam pagdating dito kasi napakaswerte mo sa isang lalaki kapag ka ang isang lalaki ay nag-iya ka ng isang beses pero nakaready na kaagad, isa ka na sa pinakamaswerteng babae kasi bibihira ang mga kalalakihan na talagang pinagbibigyan ang kanila ang mga misis tungkol dito mga kasabay. Syempre may mga kalalakihan din naman na kahit na sila mismo ang nagyaya sa nilang mga misis ay talagang hindi sila tinatanggihan nito. So ibig sabihin kapag ganito ang iyong mister ay hat na hat ka pa rin sa kanyang paningin. So ibig sabihin pagdating sa intimate moment nyo ay talagang nabibigay niya ang satisfaction ni misis. Kaya sa mga kalalakihan ha, kapag ka nagyaya ang inyong mga misis, lagi niyang tatandaan na huwag tatanggihan para naman ma-enjoy ni Mrs. kapag kayo ay nakipaghanahana or nakipaglaban sa gera. Kasi bibihira ang mga kababaihan, like ko naman sinasabi na nagyayaya ito sa mga kalalakihan. Tatandaan nyo yan. Kasi may mga babae na ayaw itong ginagawa sa kanila na makipaghanahana sila sa kanilang mga asawa or jowa. Kaya kapag si Mrs. na nagyaya sa inyo, huwag ka nang magpatubili pa. Kailangan lagi kang excited. Lagi mong iparamdam sa kanya na gustong gusto mo rin. Na lagi mong iparamdam sa kanya na palagi siyang hot para sa'yo. Para naman si Mrs. ay mas lalong gaganahan na magyaya sa'yo palagi. Kaya sa mga mister dyan ha, na talagang kayo ay gustong yayain ni Mrs., ganito lang yung gawin niyo, pagbigyan ninyo, huwag nyo siyang bibitinin pagdating dito para naman ma-enjoy ng inyong mga asawa. Yan, tatandaan, napaka-importante yan sa mag-asawa na magbibigayan kayo pagdating sa intimate moment ninyo, mga kasawi. So, syempre, para naman si Mrs. at si Mister ay hindi na maghanap ng iba kung nakokontento na sa inyo at nabibigay nyo ang kanilang satisfaction pag dating sa pakipaghana-hana mga kasabi. Yan lamang po lagi niyong tatandaan sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga.